I think feeling ko ngayon mas nabibigyan na ng bosses yun. Hindi pa totally makapit, pero I guess parang sa dami ng, mas dumadami ang open-minded ngayon dito sa bansa natin. Gusto ko yung logo sa Panty Sisters. Ito na mong logo yun is medyo mature. Meron bang, meron bang pagkakaiba sa preparations and saan ba yung mas na hihirapan ka? Yes, magkaiba yung preparation. Kasi, kanali dun sa Panty Sisters, very, actually, ang preparation ko doon, nag-isip ako ng date. Kasi ano siya, very, big character siya. Parang si Zardos, Principe Zardos, kailangan mo ng tech pag mga big character roles. So, kunwari, sa Panty Sisters, inisip ko na lang na parang kaming Powerpuff Girls. Na si Paolo, si Blossom, na parang ano yung diva-diva. Tapos si Christian, si Buttercup, yung tough. Tapos ako si Bubbles, yung cute-cute na K-pop. So, yun, nilalagyan ko ng tech, usually pag character roles. So, like si Zardos, pinin ko siya sa anime, kaya iniba ko yung boses ko. Ginawa ko lang ng mas toned down yung actions niya para mas relatable, mas maging human. Dito sa asawa ng asawa ko, different din ang preparation. Kailangan ko gawin na maging natural, the most natural way as possible. Kung maging tao siya na, alam mo yung, hindi siya big character eh, but kailangan ma-feel yung genuineness ng pagmamahal niya kay Shaira, yung hurt, yung inggit niya sa kapatid niya na nakukuha, yung very true emotions yun. So, yung ganung preparation. Curious ako, how do you see the LGBTQ? I think feeling ko ngayon mas nabibigyan na ng bosses yun. Hindi pa totally makapit, pero I guess parang sa dami ng, mas dumadami ang open-minded ngayon dito sa bansa natin. Sana magpatuloy pa rin yung laban ng natin para maging pantay-pantay ang tingin sa ating lahat dito. I really like you. What is five? What ano yung na-miss yun dun sa series? And if, kasi parang may nabasa ako nalito na JMA will be parang remaking another cartoon based na pan. Ano yung mga gusto niyo parang role na from the cartoons na gusto niyo portray na if ever need to be given a chance no, na mag-remake yung JMA na Timeless. Yung question is ko ano yung gusto namin mga future roles. And else, what did you miss? Ano yung na-mission nung sa series? That's the bonus five. Alam mo dati, parang sinusumpa ko na yung costume sa sobrang inin. Yung wig, yung mga sungay, ganyan. Pero habang ngayon na ang tagal na, di ba parang very nostalgic. But kapag nakakita ka ng picture nung time na nasa set kami, actually, ang dami kong mamimiss sa Voltes 5. Isang napakalaking show, epic show, and it's a legacy nga na talagang maaalala ng generation, bawat generation, sa mga susunod pang generation. So, ayun. Ako sa akin po, ang pinaka namimiss ko is yung bonding po namin lahat dun sa set. Kasi nag-start po kami mag-taping, kalagitnaan po siya ng pandemic, tapos nag-limit po ang GMA ng mga tao sa set na kuwari hanggang 50 people lang, ganyan. Sa amin po yata ang pinakamadaming cast and crews po na abroad. So, kung isipin niyo po, parang nakakatakot po yung situation namin kasi may COVID na nangyayari. Pero kami po, nag-enjoy po kami araw-araw sa trabaho kasi naging sobrang close po namin sa quarantine. Kumbaga parang blessing in disguise din po yung nangyaring pandemic sa amin. At ayun nga po. Mabigat ba yung sungay ninyo na? Ano siya, mabilis mabutol. Pag nauntog ka lang doon sa pinto, naku, bibiyak siya. So, kailangan na i-retouch siya. At saka daming extra na pwede ikabit ulit. Pero actually, nakaka-miss. Ngayon, namimiss ko na yung sungay ko. So, ano yung mga gusto niyong, if ever given a chance, na maroon, cartoon characters na gusto niya remake? Ako, wala na. Kung Dimos, kung gagawin yung GMA, gusto ko mag-audition sa mga, di ba? Kontrabida, ulit. Oo, diba? Kasi ko parang may mga similar characters sa Voltes 5 and sa Dimos. Parang, pwede mag-audition. Mag-audition po kami.